Magandang araw po, Bayan ng Taguig, tayo po ay nagpapatuloy sa ating programa, ang Source of Strength, isang programa na dinisenyo ng ating lokal na pamahalaan para na rin po sa ating mga Tagigenyo. Patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at patuloy din tayong mga ngamustahan. Kamusta na po? Tayo po ba'y napagbabakuna na? Marami akong naririnig, may mga ilan daw po sa atin nakapagpabakuna, ngunit tila ayaw ng sundan yung ikalawang bakuna sapagkat naroroon pa rin yung pangamba nila, naroroon pa rin yung takot nila. Kapag ganito ng ganito at nangibabaw yung takot sa atin, eh alam niyo po ba lalo tayong namimiligro? At kadalasan po na nagiging sanhi ng kamatayan, sa totoo lang, ay bunga na rin ng takot na nangibabaw sa mga taong tinamaan nitong pandemya na ito. Pero tayo po, anong gagawin natin? Paano natin bibigyan ng solusyon itong mga takot na ito? Paano po tayo mabubuhay ng walang takot? Saan natin kukunin ang solusyon? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. At nais kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng kasulatan mula po sa aklat ng Juan 20:19. Ganito po ang pangyayari. Kinagabihan ng araw din yaon, ang mga alagad ay nagkatipon, nakapingid ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito ay pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran tumang-tuwa. Ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. The disciples were meeting behind locked doors, sabi po doon. Because they were afraid. Meron silang takot, meron silang pagamba. But suddenly, Jesus was standing there among them and said, "Peace be with you." Ano po ang nilalarawan nito? Parang ganito po ang nangyayari ngayon. Lockdown is a security measure to ensure survival, upang bigyan ng katiyakan ng ating kaligtasan. So, because of that, we need to stay inside until it is safe to live at home. It is a simple instruction to follow na ganito lamang po kasimple ito. Pero, dito po sa ating pinag-aralan, paano ba pinawi ni Jesus yung kanilang pangamba? Paano ba pinawi ng ating Panginoong Jesucristo yung kanilang takot? Number one, ang sabi ng Panginoon, pinawi ni Jesus ang kanilang takot by saying, "Peace be with you." Sumainyo ang kapayapaan, ang sabi ng Panginoon sa kanila. So, dahil po dun sa kapayapaan, ito po ay naging solusyon upang yung pangamba nila, yung takot nila, ay mapawi. Ikalawa, sa verse 20, sabi ganito, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. At dahil doon, tuwan-tuwa ang mga alagad nang nakita nila ang Panginoon. Pinakita ng Panginoon yung kanyang kamay, yung kanyang sugat sa tagiliran para i-prove sa kanila. No po, i-prove sa kanila, patunayan sa kanila na itong si Kristong Jesus na napako sa krus, namatay, inilibing, ay muling nabuhay. Akala kasi nila ang ending ng lahat ng yun ay kamatayan. But sa kabila ng kamatayan na tinanggap ng Panginoon, naroon po yung muling pagkabuhay. So, dahil dito, nagkaroon sila ng kagalakan. Nanumbalik yung kanilang saya. Napawi po yung takot. Ano po yung pumawi ng takot? Yung sabi ng Panginoon, "Peace be with you." At ang ikalawa, nung ipakita niya yung kanyang mga sugat.
na nagpapatunay na ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Kung muling nabuhay ang Panginoon, anong kinakatakot natin? Ano ang pinangangamba natin? Kamatayan po ba? So lahat naman po tayo ay haharap sa kamatayan sa totoo lang. But ito po ang mabuting balita. Jesus already conquered death for us. Pinagtagumpay na po ng ating Panginoon ang kamatayan. At tandaan nyo, sabi niya noon, no? Nung siya'y muling mabuhay, sinabi niya kay kamatayan, nasa nang iyong kapangyarihan? Nasa nang iyong kamandal? Wala. Ito po ang mabuting balita na dapat natin maintindihan. At ang sabi din ng Panginoon in John chapter 11 verse 25-26, sabi niya, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang naniniwala sa akin ay muling mabubuhay. So, bakit kailangan natin matakot? Kung alam po natin sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya, ay kasama natin ang Panginoon. Hindi lang po ngayon, bagkos magpasawalang hanggan. Hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at arinawa, marami tayong natutunan mula sa kanyang salita. Peace be with you. Manalangin po tayo. Mabaging Diyos, salamat po sa salita mo na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Pumapawi ng aming takot. You are the solution, Panginoon, of our fear, and we thank you. Salamat po. Salamat po. Pagpalain mo po ang bayan ng Taguig. Pagpalain mo po ang aming mga kababayan. Patuloy mo rin pangunahan ang aming buting Mayor Lino Cayetano. Taglay niya ang kaligtasan sa biyaya mo kasama ng kanyang buong pamilya. Gayun din po, Panginoon, tinataas namin ang aming Vice Mayor Ading Cruz kasama ng aming mga konsehales, ang aming mga kawani na lungsod ng Taguig, yung mga frontliners, yung mga doctors. Patuloy mo, Panginoon, gabayan. At maraming maraming salamat po.